habang nagpapalitan ng bala ang Israel at Hamas, at bomba naman ang US at Houthi, ngayon-ngayon lang ay nagpasiklab na din ng pwersa ang lupain ng mga Aryano, which is ang Islamic Republic of Iran. Sa walang kaabog-abog ay nagpakawala sila ng isang malakas na ballistic missile patungo sa dalawang karatig bansa nito. So ano nga ba ang dahilan ng pagpapasabog nila at ano-ano mga bansa ang tinarget nila sa pag-ataking ito? Bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na videos. Nito lang ay naganap na naman ang isang kahindik-hindik na pangyayari sa gitnang silangang Asya, sapagkat nakisali na din sa kaguluhan ang bansang tila wala ding kinakatakutan, ang Iran. Nagpakawala kasi sila ng ballistic missile at tinarget nito ang dalawang bansa, which is ang Iraq at Syria, sa kadahilanang natukoy nila na nasa dalawang bansang ito ay mayroong intelligence agency ang isa sa mortal nilang kaaway, ang Israel. Hindi lang yun, dahil ayon sa CNN, ay natukoy na din kasi nila na may mga nagkalat na din na mga anti-Iran terror group sa bansang Syria. Dahil sa ginawa nilang ito, ay mas lalo na dadagdagan ang gulong nararanasan ng mga nasa Middle East. At maring maghimok palalo ito sa mga tahimik na bansa na sumali sa gyerang nagaganap. Ayon sa datos, ay matagumpay na napasabog ng Iran ang isa sa pinaka-headquarter ng Israel sa Erbil. Ang pag-atake kasing ito ng Iran ay ganti nila sa mga Israeli dahil sa napatay nila ang ilan sa mga revolutionary commanders ng Iran at ilan ding miyembro din ng Iranian Resistance Front. Wala talagang naidudulot na maganda ang gyerang ito dahil ayon sa datos ay karamihan sa mga namatay at nagtamo ng injury ay mga sibilyan ng Iraq at ng Syria. Ilang saglit lang din ang lumipas at nagsalita na din ang United States sa ginawang ito ng Iran. Direkta nilang sinabi na this was a reckless and imprecise set of strikes at sabay na binantaan ng Amerika ang mga Iranian. Kung matatandaan natin, ay pinatawa na kasi ng sanksyon ng US ang Iran. Ngunit, tila wala nang pakialam dito ang Iran dahil malaya sila nagpapakawala ng missiles kung kailan nila gustuhin. Ayon sa mga analyst, mas lalong nagpataas ito ng tensyon at takot sa mga sibilyan sa Middle East dahil maring magdulot ito na mas lumawak pa ang full-scale war sa pagitan ng Gaza at Israel. Mas nag-aalab din kasi ang galit ng Iran nang malaman nila na umabot na kasi ng 24,000 ang namatay sa Gaza dahil sa giyerang nagaganap doon. Noon pa man ay sadyang mautak na talaga ang mga Iranian. Ngunit dahil din sa abilidad nila sa paggawa ng mga armas ay naubuso ito ng iba, kung kaya't nagudyat ito upang patawan sila ng sanksyon. Pero hanggang ngayon, matinik pa rin talaga sila dahil napasabog nila ang isa sa Mossad na isang elite spy agency ng Israel. Isa kasi ang Mossad sa tatlong major intelligence organization ng Israel. Kahilera nito ang AMAN, which is para sa military intelligence,
at Shin Bet naman ay para sa internal security. Nice talagang pabagsakin ito ng mga Iranian dahil nakatuon ng Mossad sa Foreign Intelligence Gathering, Gathering Analysis, at mga Covert Operations. Nagsasagawa kasi ito ng mga undercover na operation sa lahat ng mga bansa at rebelding kaaway ng Israel. Kadalasan ay matagumpay ang mga sinasagawang assassinations nito sa mga Palestinian leaders na nasa Europa, Middle East, at maging sa North Africa. Sunod-sunod niya na umaalingaungaw ang balita ng patuloy na pagsiklab ng palitan ng airstrike sa rehiyon ng Middle East. Ayon nga sa mga residente ng siyudad ng Gaza, ay nakita na lamang nila sa kanilang himpapawid ang mga warplanes ng Israel na isa't isang binobomba ang ilan sa kanilang mga military sites. Naging matinding bangungot nga naman ito sa mga sibilyan sapagkat naganap ito simula ng hating gabi hanggang sa kinaumagahan na. Tinatarget din kasi ng pwersa ng Israel ang ilan sa mga agricultural areas, watchtowers, at ilan sa mga open areas na nasabing syudad. At talagang nagdulot na naman ito ng matinding epekto sa mga naninirahan dito. At ayon naman sa kabilang panig, ang dahilan kung bakit nila ito ginagawa sa kadahilan ng nagsilbi itong ganti sa mga pag-launch ng missiles mula sa Gaza patungo sa lupain ng Israel. Napag-alaman kasi ng Israel na umabot na ng daan-daang rockets ang ipinapaulan sa kanila, kung kaya't bilang ganti ay inamin ng Israel na pinaulanan din nila ng mga tonetoneladang bomba ang ilang bahagi ng syudad. Sadyang matagal na ang senaryo sa lugar na ito, ang pagpapaulan ng missile sa isa't isa. Ngunit may malaking pagkakaiba kung paano nila sinusolusyonan ang mapaminsalang pamamaraan ng pagganti ng bawat nasasakupan. At dito lugi ang Gaza. Kung kaya't pagdating talaga sa giyera, ang siyang laging talo dito ay ang mga sibilyan na walang kalaban-laban. Sa ngayon ay patuloy pa rin na nagpapalitan ng misail ang bawat isa at mukhang malabo pa talagang matulukan ang problema na kinakarap ng mga nasyon sa Middle East. At ilan lamang yan sa may impormasyon ukol sa pag-launch ng ballistic missile ng Iran sa Iraq at Syria.